is drops. Tapos 5-5-5 na lang. Okay, okay ka na, G1? Okay na, sir. Okay na, sir. Okay, 10 sir. Minutes. Premise. Francisco ng tindigan. 10 minutes. Cross-exam. Tapos rebattle na. Wala nang second stand, di ba? Diretso rebattle na yung pangalawang tindig. Yes. Oo, conclusion na. Bali, tatlong bahagi lang yan, ha? Pero ang both may cross-exam. First and rebattle. So, linawin lang natin yung referensya. Ano ba yung referensya mo? Ano ang nagagamitin? Bible, yung Catholic references, at saka yung Deist na mga authors. Okay, sige. So, lahat pwede gamitin, no? Huwag lang paul na salita. Yes, sir. Okay, pwede na? Go. Ako, timer na lang ako. Magta-timer ako. Mag-stop pa siya ako. May magta-timer na ba? Wala, sige, tama. Maganda yan. Para yung moderator, mas naamin na yung, yung sinasabi. Concentrate ka sa timing. Concentrate sa ano? Concentrate ka sa pakikinig kung mayroon ba ako na word or ano, pag-moderate. So, magta-timer. Concentrate lang sa pagta-timer. Okay? G1, kung kaya mo i-record, paki-record mo na. Record. Recorded na, sir. Recorded na. Okay na ba, sir? Ready na ba? Ready na ba? Ready. Asa na ba yung, asa na ba yung moderator? Ako, naka-ready na timer ko. Ako na mag-moderator. Sige na. Okay, game. Just give me the head kung mag-start na ako, ha? Paki-clarify lang natin ano yung paksang patutunayan at gigibain. Patutunayan ko na ang creation ay isang himala o miracle. Milagro. Okay. Sige, simulan mo na. Bibigyan kita ng 10 minuto. Okay, sir. Okay, mayong udtos tanan o magandang tanghali, lalong-lalo na sa aking kaibigan at katunggali kong si Sispo, Brad Sispo. Before I begin my task to establish the proof of my argument, I would like to delineate the scope and limitation of the topic about creation. The scopes are creation of the universe, stars, and other heavenly bodies, creation of heaven and earth, creation of human beings, plants, and animals, the incarnation of the Logos. The limitations are the human soul, hindi kasali, the resurrection, and destruction, etc. In this debate, I am going to use the inductive method of proving my contention. First, the meaning of miracles in Catholic Encyclopedia. In general, a wonderful thing the word being so used in classical Latin. In a specific sense, the Latin Vulgate designates by miracula, wonders of a particular kind, expressed more clearly in the Greek text by the terms tirata, dynamis, semeia, etc. Wonders performed by supernatural powers as sign of some special mission or gift and explicitly ascribed to God. The creation, on the other hand, according to Catholic Bible Dictionary, page 229, is the formation of the universe out of nothing by the action of God. Creation as miracle in Catholic Bible Dictionary, page 824. Miracles in the Old Testament. The Old Testament writers saw God ceaselessly acting in the world. One of his greatest acts was the creation itself. As Job tells us in Job chapter 9, verse 1 to 10, chapter 26, verse 5 to 14, and chapter 38 to chapter 41. Let me borrow the word of Dr. Scott Hahn about the miracles identify God. These miracles demonstrate the sovereign and saving power of the Lord, as seen in the events of the Exodus. Exodus 3, verse 20, 34, verse 10. See also Joshua 3, verse 5, Nehemiah 9, 17, Micah 7, 15. And in Psalms chapter 9, verse 1, 78, verse 11, 96, verse 3 to 4, 106, verse 7 to 8. The Psalm also stressed the wonders of creations as evidence of God's power. On the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works, I will meditate
Men shall proclaim the might of your terrible acts, and I will declare your greatness. So in Romans chapter 1, verse 19 to 20, in ESB, Catholic Edition, for what can be unknown about God is plain to them, because God has shown it to them, for His invisible attributes, namely, His eternal power and divine nature, has been clearly perceived ever since the creation of the world, and the things that have been made, so they are without excuse. So God altered the usual order of the universe, a miracle or action mirabilis. It is an action to be wondered at, as when God Almighty interposes and by His omnipotent power alters the order. He at first placed the universe in or enable or empowers other being to do so. When God altered the universe, it is an act of miracle, action mirabilis, altering the sense of creating something. Isa po muna. Bakit nagbabasa siya? Presentation. Ayaw mo lang. Ano ba, Brock? Magkakanta ba ako? Magkakanta ba sa iyo at sa inyo ang debate? Ayaw mo lang. Makinig kayo. Ano niya yan eh? Bahayag niya yan. Ano lang para sa inyo ang presentation? Kinakanta ba yan para sa presentation? Nakarecord tayo. Huwag kayong sumingit. Okay, tutuloy na ba ako? Yung time mo ah. Tutuloy ko ah. Okay. Start ka na ulit. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, kaya alam niya ang kanyang ginagawa. God in His omnipotent power alters the order. He at first placed the universe or enables or empower other beings to do so. Hence, the statement above clearly stressed that there is a miracle. Sa Genesis, ito ang nakasulat. Kapitulo 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at humiwalay ang tubig sa kapwa-tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang kalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa ibang dako, at lumitaw ang katayuan at nagkagayon. Dahil ating nabasa na ginawa ng Diyos ang langit at lupa, ito ay isang milagro sapagkat ito ay isang aksyon ng Diyos na kamangha-mangha. Sa nasambit ko sa itaas, napatunayan ko na ang paglalang or creation ay isang himala o milagro sapagkat ito ay kamangha-manghang bagay in connection na rin po sa aklat ni Job chapter 9 verse 8 to 10. Baka tanungin ako ng gili kong katunggali na ako ba'y naniniwala sa Big Bang? Well, sagot natin dyan, naniniwala man ako sa hindi, ang Big Bang Theory ay nagpapakita rin ng isang pagkaraniwang naganap sa universo. Ito rin ay isang himala. Saan ang galing ang energy nagpagsimula sa Big Bang? Ito ay galing sa tinatawag nating na first mover or the first designer. Nihil ex nihilo. Nothing came from nothing. Therefore, may isang unang mover na gumawa ng lahat para ito'y gumana o mag-move. Hence, Big Bang Theory does not disprove my contention, but further support my claim that creation is a miracle. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22 to 25, the Message Bible Catholic Edition, while Jews clamor for miraculous demonstration and Greeks go in for philosophical wisdom, we go right on proclaiming Christ the crucified. Jews treat this like an anti-miracle and Greeks pass it off as absurd. But to us who are personally called by God Himself, both Jews and Greeks, Christ is God's ultimate miracle and wisdom, all wrapped up in one. Human wisdom is too tiny, so important next to the seemingly absurdity of God. Human strength can begin to compete with God's weakness. So dito mabasa natin na ang pinaka-ultimate na milagro ng Diyos Ama ay si Kristo. So in order to disprove my contention, my opponent should show to us in the Bible that creation is not a miracle. Show to
To me, as a member of Catholic Faith Defender, any authorized Catholic document that says that creation is not a miracle should to us that God did not use His power to create things. Should to us that God did not know what He do because He is impersonal God. Should to me that Christ is just a myth. So, let me read Psalms 65 verse 5 to 8 expanded Bible. You answer us in amazing ways with vindication, victory, righteousness. God, our Savior, Victor, people everywhere on of all the ends of the earth and beyond the sea, the farthest sea, trust have confidence in you. You made establish the mountains by your strength, and you are dressed, girded, armed in power. You stop, silence, calm the roaring seas, the roaring waves representing chaos, and the uproar, tumult of the nation's peoples. Even those people at the ends of the earth fear you. Your miracles, signs. You are praised from where the sun rises. 2 minutes, the east, the gateways of the morning to where it sees the waste evening. Napatunayan ko po na ang creation ay isang himala. So, yan, last 2 minutes. I will quote during my cross-examine sa aking giliw na katunggali sa mga librong ng mga Deist para po malinawagan ang ating mga listeners at pati na rin po si Brad Sispo. So, kaya hinihintay ko, napatunayan ko gamit ang mga librong Biblia, gamit ang Catholic Encyclopedia at Catholic Bible Dictionary, at patutunayan ko rin sa pamagitan ng pag-cross-examine ko sa kanya mamaya gamit ang disk na ang creation ay isang milagro. Baka sabihin, baka tanungin ako ng aking katunggali na saan magbasa ang creation ay isang miracle sa Biblia. Yes, maganda yung tanong na yan. Saan nababasa ng incarnation ay isang milagro? Magandang tanong na yan. Ano ang milagro? Magandang tanong yan. So, sa abot na makakaya ko, sasagutin ko ng 30 seconds left ang tanong ng aking katunggali. At napatunayan ko sa bisa ng mga dokumento na aking binasa at I will present during cross-examination mamaya na ang creation ay isang himala. Maraming salamat po at please, I will accept now the question of Sispo. Okay, time na consume time ay 9:57.46. Okay, na. Okay, pwede na magtanong, Mr. Moderator? Sige, tanong, Sispo, 10 minutes. Hindi, 5 minutes lang. 5 minutes yung time. 5 minutes lang. Basta pag nag-start magsalita yun, ano ko na yung time, ha? Okay. G1. Yes, bro. Post mo lang, maingay. Ano ba sa'yo ang definition in Greek ng miracle? Ang definition ko sa miracle, hindi nakabatay sa Greek, but I will outline this using the book of John Toland, isang this, Christianity Not Mysterious, London, 1696, page 150. A miracle, therefore, was not a violation of natural law, but as the early Irish Deist, John Toland put it, some action exceeding all human power, and which the laws of nature cannot perform by their ordinary operation. At yun ang sinambit ko na kanina using Catholic Bible Dictionary po. Yan po ang sagot sa magandang tanong. Hindi ko ginamit yung Greek, pero nagmula siya sa mga salita ng sa Grego. Salamat po. Okay, kung hindi mo alam ang etymology ng salitang miracle. Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, time's up. Post mo ng time. Hindi siya nagtanong ng etymology. Ang tinanong niya sa akin yung
meaning, yung meaning sa Greek, hindi, mali. Pag sinabi niyang... Okay, accepted. Accepted. Sis po, bago ng tanong, pasok. Okay, inaral mo ba etymology ng miracle? Sinabi ko na kanina, yo, galing, sinabi ko na kanina, sa using Catholic Encyclopedia na ito ay galing sa Tirata, Dynamis, Asinea, etc. Marami pang word na Grigo na katumbas yan ay miracle sa English or Himalas Tagalog. Masagot po ang tanong. Pero meaning, yun na yun. Using the yun desk. Na yun. Oh. Okay, next question. Paanong paraan sa paanong paraan naglikha ang Diyos? Sa paanong paraan ang naglikha ng Diyos? Magandang tanong. Binasa ko kanina at babasahin ko. Genesis 1. Sa Tagalog, brother, no? Genesis 1. I'm asking about the process. Kaya nga, binasa ko sa'yo. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos at langit at lupa. So, nilikha ng Diyos. Yung proseso na yun is base sa kanyang power, sa kanyang kapangyarihan. At ako'y naniniwala ka na ito'y kapangyarihan ng Diyos na sa kanyang paglikha ng sanlibutan at ang buong universo. So, anong proseso? Sa kanyang kapangyarihan. Sagot sa tanong. Okay. Anong yung process pag ganito kasi, no? Yung tanong ko, what is the process of creation? Answer. The process of creation is that God uses His power to create things. Pwedeng, according to Catholic Encyclopedia and Catholic Dictionary, pwede po nating iliteral yan na 7 days or pwede ding billion of years. Depende na yan sa atin. So yan po ang process. Process is His power. Sagot po sa tanong. Okay, kung process ay power, what kind of power? Magandang tanong. Anong power? Ang power ng Diyos ay yung kanyang makapangyarihan na gumawa ng lahat ng bagay. So yan ang power niya. So at yan power niya ay nag-manifest that he performed miracle. What kind of power? Kaya nga, what kind of power is that power, kapangyarihan ng Diyos yan. Ultimate power, lahat ng power na. Ano bang yes, ito? Lahat yes, ng power. Kapangyarihan and power is the same. Ang tanong ko is, what kind of power? Sagot ko nga sa iyo, lahat ng kapangyarihan, yun na yun. Yun ang gumawa sa mundo at sa mga tao. Lahat. Sa yon sa Diyos kasi makapangyarihan ang Diyos, we cannot measure His power. Sagot sa tanong, lahat ang sagot ko. Okay, next question, maybe last question, no? If you don't know His if you cannot measure His power, how do you know? Very good question. How I can know? I can know because here we are. The universe existed, the human being existed, the heaven and earth existed, the seas, there are great things existed. So yan po ang ebidensya na makapangyarihan ang Diyos. Nasagot po ang tanong. Time na po, ah. Okay, sagot sa tanong. Okay. Salamat po, Mr. Papasok naman tayo sa 10 minuto para sa negative side, sis po. 10 minutes, go. Okay, sa mga nakikinig po, ano, ako po ay si Sis po. At huwag nyo na alamin yung aking real name kasi mas kilala ako sa Sis po. Okay, at ang topic namin ay miracle. Pinapatunayan ng ating katunggali na ang creation ay isang miracle. Okay? So, naniniwala ako sa Diyos na reasonable and simple and hindi nagtatago sa anumang mystery, ano, kasi yun yung Diyos na madali lang ipaliwanag.
Tinanong ko sa ating katunggali ang etymology ng miracle. No, ito ay mayroong Latin at mayroong Greek, no? Na kasinonyms niya ang mystery, phenomena, no? At unexplainable. Ayan. So kung ang creation ay nandyan na at hindi tinanong natin ang ating katunggali, hindi niya maipaliwanag ang meaning itself ng miracle, ay lumalabas kung ang creation ay isang mystery. So ang Diyos mo ay mystery, dapat Deist ka. So ang creation ay hindi mystery. Yan ay lantad sa atin. Lantad sa atin. Ang hindi lang natin alam ay yung mga bagay na hindi natin nakikita pa. That is the mystery. Pero ang creation itself ay manifestation of God's power. That is not mystery. Kung pag kinabit mo ang miracle sa creation, ang synonyms niyan o ang kasing kahulugan is mystery. So para sa akin, ang Diyos ay lumikha hindi gamit ang isang misteryong kababalaghan. Sabi niya kanina, ang Diyos ay naglikha ayon sa kanyang kapangyarihan. No? Ang kapangyarihan ng Diyos ay lantad, no? Hindi yan misteryo. Ano? At ang through the years na unravel or na reveal sa tao yung kanyang creation. Sabi mo nga kanina, kaibigan, ano? Ay tayo ay isang creation ng Diyos. We are kung tayo ay miracle, tayo ay misteryo. No? Tayo pala ay misteryo pa rin hanggang ngayon. Gawa ba tayo sa misteryo? O sa ano, no? So yung konsepto ng mga religious sekta ngayon na naniniwala doon sa miracle, no, grow up mga kaibigan, ano, kasi ang Diyos ay naglikha in simple way and his creation ay isang patunay na inilalahad niya ang kanyang kapangyarihan in simple way. Hindi yan ano, no? So ano ba yung ating ano ba ang tayo ng Deist patungkol sa miracle, no? Yung mga tao noon, no, papaliwanag ko yung pinanggalingan kung bakit sila naniniwala doon sa mga misteryo. Or pag sinabing misteryo ay parang kaano niyan yung mga mysticism, ano? Mga shamanism, no? So yan ay nakuha nila doon sa mga tao na nauna. Ang tinatawag nga nila ay mga paganism, no? Yan yung mga naniniwala doon sa mga supernatural, sa mga phenomenon, no? At hindi maipaliwanag in mystery. So wala nang misteryo sa Deist. Oh, lahat yan ay may explanation. Lahat may explanation and lahat ay yung mga bagay na hindi namin ma-explain, we don't believe. Okay? So yung mga religionist ngayon na naniniwala doon sa magical powers na tinatawag ay nakaugat yan doon sa mga sinaunang mga tao. Mga sinaunang mga tao, nakita nila na yung araw ay gumagalaw, therefore, may will yung araw. No? Nag-conclude silang ganun. Yung buwan gumagalaw, therefore, may will yung buwan. No? Buhay yung buwan. Yung stars ay gumagalaw, therefore, may will yung stars. That is
the nature of human, na mag-conclude, no, mag-conclude dun sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Therefore, ang tawag dun sa stand ng miracle is conclusive and presumption ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, no? Ngayon, sa paano ba naglikha ang Diyos? Ang Diyos ay naglikha hindi doon sa from nothing to something. Ang Diyos ay naglikha from something to something. Iyon ang tayo ng Diis. Walang milagro. Walang himala, kapatid. No? Na tinatawag. Kasi pag sinabi mong from nothing to something, that is shamanism. Bodo ang tawag doon. Or spiritista ka, no? Or kabalis ka. Ganon. Yung argumento na 0 plus 0 plus 0 equals to 0 mathematically. Pero yung 1 plus 0 equals 1. That is something to something. No? Yung argumento mo na from nothing to something, that is the miracle na sinasabi mo kanina. So yan ay illogical in mathematical way or logic ng mathematics, no? From 0 to 1 equals 1. No, hindi yan magiging 0 kasi mayroong something, mayroong singularity. No? So ang Diyos ang singularity. That is the field force that bind matters. Yung matters ang bumubuo o yung particles ang bumubuo ng matter. 2 minutes remaining time. Okay. So ang field or force na nagko-combine ng protons and electrons para maging isang atom, no? Yan, yung atom ang bumubuo ng matter. So ano yung force and field na yon na nagbabinds ng protons and electrons? That is the logos. Sabi, talata, hindi nagbasa ang ating katunggali ng talata, ano? 1:1-3, no? Lahat ng mga bagay, matter, ay nilalang sa pamamagitan ng nino, niya, that force that binds protons and electrons, that makes or the basic fundamentals of atoms na kailangan ng isang matter para mabuo ang isang bagay, no? So walang mag-i-exist walang mag-i-exist na matter unless may force or field. That force, that is the logos, naglogos ng Diyos. We are made by membrane or tawag doon, fiber of the, yan yung fiber and membrane of the universe, which is the logos of God. Okay, so there's no such thing miracle doon. Everything can be explained in this universe. Okay, so yung mga hindi mo maipaliwanag at hindi mo pa makuha ng paliwanag, kinakabit mo yung miracle para ma-justify yung prinsipyo na kaugnay doon sa iglesyang kinaaniban. Time, 9 minutes. Okay. 1, 4, 8. Time na po. Okay, first question. Lahat ba na... okay. Okay, sir? Wait lang. Reset ko pa yung time mo. Sorry, sir. Sige po. Okay, lahat ba ng Deist ay hindi naniniwala sa milagro? Or himala? Hindi. Classical Deist lang hindi naniniwala. So ikaw, classical ka or modern? Classical lang.
So hindi kasang-ayon sa Deist na sina ni John Locke at sina ni R.M. Burns na niniwala sa sa Milagro o Himala. Hindi ka hindi kasang-ayon. Sila ay konektado pa rin sa mga religions. Next. Sang-ayon ka ba sa sinabi ng Deist philosopher na si John Trenchard na God alter the usual order in the universe? Naniniwala ka o hindi? God altered? Oh, altered. The yeah. usual order of universe. Naniniwala o hindi? Hindi. So, sino ang mas paniniwalaan namin? Ikaw na hindi philosopher o si John Trenchard na sinabi niyang God altered the usual order of the universe? Deist din siya. Yung deist mong nabasa, that is modern deist. That is 17th century lang, no, Igan. So, my belief is founded. Sumasagot ako, no? Objection. Please responsive. Sino bang tama sa inyo? Hindi ko sinasabing modern siya. So, sinong tama sa inyo? Please answer ikaw o siya. Sumasagot niya ako, eh. Nag-interpolate siya. Ito no, lahat ng mga naglumitaw ng 17th century, 15th to 17th century, ng mga revolutionists na tinatawag, that is all modern. Meron pa rin silang religion. Hindi sinagot tanong ko. Sinong tama sa inyo? Hindi, sinasagot kita. Ang tama sa amin ang classical deist. So mali ang modern. Sinagot okay. kita. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni John Pritchard na ang God alter the usual order of the universe, ito ay isang milagro? Sang-ayon ka ba na ito ay isang milagro, sabi ni John Pritchard o hindi? No. Okay. Sa Job chapter 9, 8 to 10, expanded Bible, He alone stretches out the skies and walks on the waves of the seas. It is God who made the bear Orion, Pleiades, well-known constellation, and the group stars in the southern sky. He does wonders, great things that cannot be understood. He does so many miracles or marvelous things. They cannot... Kaya nga, Mr. Moderator, ito yung premise ko. Okay, he does many miracles. Ito. Hindi ka magtatayo ng premise. Hindi, before, Mr. Moderator, counter objection. Hindi siya magtatayo ng premise. Okay, counter objection. Unless magtatanong siya doon sa aking... Ito kasi tanong ko. Ito kasi tanong. Hindi ka magtatayo ng premise, tapos na yung pagpipremise. Hindi ako nagtatayo. Ito ang basihan ng tanong ko. Okay. Ikaw tanong ko, narinig mo ba sa Job chapter 9 verse 8 to 10 na ang Diyos ay gumawa ng heaven skies at ito ay isang kamangamanghang milagro? Narinig mo, hindi mo narinig? Narinig ko sa Bible okay, mo. Okay, thank you. Next question. According to Catholic Bible Dictionary, page 8 to 4, creation as miracles in the Old Testament. The Old Testament... So, ito, sinabi niya creation. Ang tanong ko, narinig mo ba na binasa ko sa Catholic Bible Dictionary na creation was miracle in the Old Testament? Narinig mo o hindi? Narinig ko sa Bible mo. Okay, sa Bible Dictionary. Okay, next. Next question. Kasi binasa ko kanina na sa modern deist na ang isang creation ay miracle. Ngayon, makapagbibigay ka ba ng classical deist libro page na ang isang creation ay hindi milagro? Verbatim et literatim. Makapagbibigay ka o hindi ka makapagbibigay? Sagot. Yes, I will answer your question. Good okay. question. So, anong page? Yung makakapagbigay ng books. Yes, pero hindi pa ngayon, next year, no. Okay. Yan ay okay, next year. Okay. Next question. So, aaminin mo ba ngayon na hindi ka handa sa ating debate? Aaminin mo ba ngayon na hindi ka handa sa ating debate? Kasi nakapagbigay ako ng deist na modern deist na naniniwala na ang creation ay isang milagro. Ikaw ay makapibigay pero next year pa. Time na po.
5 minutes. Mr. Moderator, irrelevant yun. Time na to ah. Pero nasa stage na ba? Di ba nasa cross-examination ba ni Sisko? Apo, apo. Ano ba? Na-wait ako. Ano, tapos na ano, po sino? Yung pagtatanong. 5 minutes. Sino, sino? Ako? Rebatal? Oo, 5 minutes ka. Rebatal. Okay, sinabi ng ating katunggali kanina na hindi ko alam yung synonyms ng sa Grego. Eh, hindi yung totoo. Wait lang po. Wala yung moderator nyo, asa ba si Mariel? Ako timer lang. Kaya na eh, parang lumukso eh. Sige, tama. Si Mariel tumatay, hintayin nyo tumatay si Mariel. Ganito, sige ako na muna ang mahalili, ano. Ang sanot ko, cross-examination pa ni Sisko eh. Di po, tapos na siya mag-cross. Ang una pong naglatag, nag-cross exam ng 5 minutes, si Sisko. After mag-cross exam ng 5 minutes si Sisko, bigyan ka ng 10 minutes na premise. So, ng 5 minutes naman na cross exam si G1. So ngayon, bibigyan ulit natin. Bari 5 minutes na lang to, no? Kasi rebuttal na to. At pagkatapos ng rebuttal, may final tayo, diba? Final stand, ay final final stand po, di ba? Yung affirmative speech plus a plus. Conclusion. May cross-exam pa ba kayo? May cross-exam pa ba kayo? Wala na, wala na. Wala na. So, after rebuttal, may conclusion po. 5-3 na lang kayo. Okay, sige. Sige po, 5 minutes po, Sir Divan. Okay. So, ho, nung tinanong ko ang aking giliw na katunggali na makapagbigay ba siya ng libro, author na classical disc, kasi nakapagbigay ako eh. Oh, nakapagbigay ko. Nandaan ko itong debate. Hindi siya. Gusto niya ibigay sa atin next year pa. Nako naman, brother. Stop ko yung time mo, ha. Pakayo po yung mga may naka-on na mic dyan. Lahat kami nag-off mic. Ang mag-on lang yung nagsasalita lang. Oh, sige po, salamat po. Continuous time. Okay, so, hindi siya makapagbigay. So, opinion niya pa lang yan. Ako may... may proof ako na isang disc, modern disc, na naniniwalang may milagro, naniniwala ng isang God alter the universe, at ito, yun ay isang milagro or himala. Pero siya hindi. Sinabi niya meaning ng milagro ay isang mystery. Hindi naman po siya ang affirmative dito. Ako ang affirmative dito. Sinabi ko na kanina yung meaning ng miracle according to Catholic Encyclopedia. Marami pong Grego na term po. Isa na riyan ang tirata, dynamis, simeia. So, ito po ay manifested. Kaya po miracle kasi it is manifested na kahangahangang bagay. Hindi pangkaraniwan. So, sinabi niya kanina na creation nandiyan na. So, I beg to disagree. Hindi po yan ang pinaniwalaan ng sinsya. Kasi, naniniwala sila na creation has beginning. So, sabi niya, nandiyan na, mali. Creation is God's manifestation, tama. Ang miracle din ay manifestation, tama rin. So, tayo ay ginawa. Oh, tayo ba'y misteryo? Hindi tayo misteryo, pero yung paglalang ng unang tao, yun ang himala. Kaya nga sinabi may limitation ako kanina eh. The human soul is not part of a miracle. So dili siya, hindi na yun yung tayo, but yung first human soul is part. So, simple way. Yung Diyos mo, simple way lang ang magagawa. Hindi siya nakapagawa ng makamangamangang bagay. Anong Diyos yan? Hindi yan reasonable. It's so ridiculous. Kasi hindi alam ng Diyos ang hindi niya kayang gumawa ng kamangamangang bagay. So kaya sa mga tanong ni Brad, nasagutan ko lahat at natindigan ko ng creation ay isang himala. Base sa Bible, base sa Catholic document, at base sa modern days. Pero siya, hindi siya nakapag-counter ng argument ko. Focus lang siya ng synonyms na gawa-gawa lang niya. Hindi siya nag-quote ng anumang katibayan galing sa
Classical disc? Hindi. Galing sa modern disc? Hindi. Ano ba? Ano ba tayo pare? Puro lang ba opinion natin dito? 2 minutes remaining. So, I beg to disagree. So, ito, disbelief in cosmological argument. Evidence, Gay Frolic, Peter Joaquin, page 96-99. So, argument from design. If there is a design, there is a designer. So, ang Diyos ay gumawa ng kamangamangang bagay. Ito ay manifested, therefore, may milagro. Si John Luke famous attack on Innit's ideas in the first book, the essay effectively destroyed the foundation and replaced it with the theory of knowledge based on experience. Innit's dism was replaced by empiricism. He believed in both miracles and revelation, and he regarded miracle as the main proof of revelation. So evidence, Gray Frolic, Peter Joaquin, page 96-99. Sus. 1 minute. I don't know baka sabihin ni Brad Sispo na si John Luke ay isang modern days. I beg to disagree. Please show your evidence. So according to Enlightenment deism, many deism, the modern deism, majority of them believe in miracle. Believe in miracle. So yan. Hindi tulad niya na walang ebidensya, kanya-kanya lang. Ako may ebidensya, pinaghandaan ko, siya opinion lang. So brother, ikaw itong nangamon, hindi ka pala nagkapag... Next year mo pa ipibigay yung ebidensya mo? Please naman, ako nang bigay ako ng evidence. Ikaw itong naghamon sa akin, atat na atat ka pa nga eh. Sabi ko nga sa iyo, may debate pa ako ng SDA. So ngayon, sino walang evidence? Ikaw. So all opinions are equal without time valid evidence. Thank time you. Na po. Ay, humay na yan ah. Time na po. Okay bro. Okay, so salamat Mr. G1 no, sa rebuttal mo. So magkakaroon din ng 5 minutes na rebuttal sa panig ng DS na si Sispo. Sispo, 5 minutes. Kapag nagsimula ka magsalita, start yung time mo. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, ano? At ang sabi ng ating katunggali, ay meron daw siyang referensya. Na referensya na libro, no? Pag naging libro na yung Book of Sispo, gagawin mo rin na rin yung referensya. At antayin mo lang. Okay. So, yung mga referensyang nagkalat is product lang din ng the same human na kagaya mo. No, kung ikaw ay nagbabasa ng mga referensya, si Sispo gumagawa ng referensya. No? So, hindi tawag dito, hindi porket nakabasa ka ng libro, eh kala mo may naipatunayan ka na. So yung sinasabi mong mga modern deists, they are attached pa rin doon sa kanilang mga religion or sekta na kinaaniban. Ano lang ang winala nila? Yung pangalan ng Diyos na ginawa lang nilang supreme being. Pero they are attached pa rin doon sa foundational sets of belief ng iglesyang meron sila noon, no? Yan yung mga modern deists. Ang tawag nila doon, dinagdagan lang nila ng mga scientific revolution doon sa kanilang critical thinking. O yan yung mga modern deists. Ang classical deists, ugatin mo pa yan, mas ancient pa yan sa 17th and 18th century, no? You're talking about 700 BCE, no? Yung nag-umpisa, yung nag-flourish, yung mga philosophy, mga filosofiya, no? Diyan pa nga nag-aral yung mga pope ninyo. No? Walang pope na tumayo sa or naging pope unless graduate of philosophy, no? So yan ay maliwanag na yung dala
ipinadalang aral ninyo ay product of classical DS. Kung paano mag-isip or mamilos o magdaladalang filosofiya ng mga church father ninyo ay product of classical DS. Oh, ang classical DS mas luma kaysa sa mga modern DS. Okay, so yung referensya, si Sispo hindi gumagamit ng kaanumang referensya. No? Because Sispo is creating his own reference. Kung nagbabasa ka ng libro ng iba, si Sispo gumagawa ng sariling libro. Oh, at yan ang ibibigay ko sa iyo pag minutes remaining time. Nagawa ko na yung libro na yan. So ang pinapatunayan ko dito yung salitang miracle. Pag sinabing miracle ay ang definition niya yun sa Latin ay miraculum, no? Miraculum na tinatawag na ng mga religion na phenomena. It signify a religious reality na tinatawag, no? In Greek na tinatawag yung sign na tinatawag, no? Ay semion, no? So ang mga ano natin ngayon, mga kapatid natin ngayon na mga Katoliko, na kagaya ni Higan Jiwan, no? Na naniniwala sa mga magical powers, no? Magical powers, no? Na pinapaniwalaan ng mga shamanism. Magbago ka na kapatid, kasi yan ay spiritista yan, no? So naniniwala ka sa miracle, pero ang Diyos mismo ay hindi misteryo. Ang creation mismo ay hindi misteryo. Yan ay lantad na manifestation of His great power. Okay? So, yun lang mga kapatid. Okay. Bali, nag-consume ka lang ng 4.38, no? So, sir, affirmative speaks first last, sir, no? Diba, sir? Affirmative speaks first and last. So, si Sispo muna mag-conclude bago ako. Yan kasi ang... Oh, sige, pwede naman. Oh, Sispo, okay ba sa'yo na siya ang huling magbibigay ng conclusion? Yan kasi ang rules na sa argumentation at and debate by Africa. Sa Africa? Nasa Pilipinas tayo. By Africa. Please ano listen carefully, Brad Sispo. Ikaw nga yan gumagawa ng sarili mong referensya mo. Hindi naman... iba't ibang kind ng ano eh debate, so African ano debate by Africa ano, no? Author yung si Africa attorney Africa support, no, na continuous lang tayo. As a moderator, na substitute moderator lang naman ako actually. Sa akin, walang problema. Wala sa akin problema. Okay, so ilatag mo na, Sispo, yung 3 minutes mo na conclusion. Conclusion ko, so there's no miracle. Conclusion ko, ay gagamitin ko na para mapatunayan na walang himala, kaibigan. Kasi everything can be explained. Yung mga hindi ma-explain, at ni-explain mo, that is all assumption. No? Yung pilit mong i-explain na hindi mo nga ma-explain, that is assumption. No? Nagtatahi ka ng storya para mabigyan ng paliwanag yung mga bagay na hindi mo kayang i-explain, katulad ng Diyos. Hindi mo nga nakita yung Diyos, pero sabi mo nga hindi maipaliwanag yung pangyarihan. And why you can explain? How come na na-explain mo ay hindi mo nga maipaliwanag? Yan yung kabalintuanan, ano? No? How come na hindi mo maipaliwanag yung kapangyarihan? Pero ini-explain mo, that is tahi-tahing istorya para ma-plancha yung prinsipyong dala-dala mo galing Katoliko. No? So yun yung ano, no, yung kaibahan ng naniniwala doon sa mga mysticism and shamanism.
patungkol sa miracle. Kasi pag sinabi mong miracle, yan ay mystery. Hindi na mystery sa Deist ang creation. Kaya hindi yan miracle. Okay? So, dapat na naglikha siya ng matter, sabi, God created in the beginning, that is time. God created the heaven, that is space, and the earth, that is matter. God created time, space, and matter. Therefore, God is outside time, outside space, and outside matter. He cannot be inside the matter. So don't look, wag mong hanapin ang Diyos doon sa time. 1 minute na lang. Doon sa space and sa matter. Kaya wag mo ipaliwanag ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil sabi mo nga, yan ay hindi kapapaliwanag. Okay? So ang Diyos ganun lang mag-isip. In single force and single field that binds protons and electrons that makes atoms, and then atoms the basic fundamentals of matter, walang miracles doon. Kasi we can explain the heart of the matter or the composition of the matter. Okay? Time na po. So yan lang. Okay. Okay. Restart. So start na po. Last conclusion sa panig ng RCCC, Mr. G1. 3 minutes po. Yung sinabi ni Brother Sispo na assumption ko lang yun, hindi po yung totoo dahil may mga ebidensya akong ginamit. Siya ngayon itong walang ebidensya eh. Kaya siya ay gumagawa ng kanyang referensya. It is not argumentum ad hominem, hindi itong papangatake sa ating katunggali. Pero ano bang capacity mo para gumawa ng yung referensya? Ano bang educational background mo Brad Sispo? Itong ginamit ko, sila ay philosopher. Sila ay this. Pero naniniwala sila na ang creation ay isang himala. Yung sinabi mo na naniniwala kami sa magic, yeah, that is a fallacy of non sequitur. Yung sinabi mo kanina na meaning ng miracle is signify religious reality, ikaw na ang nagbisa ng sarili mo mantika eh. Religious reality naman pala ang miracle eh. Sabi mo, this is recorded. Kaya akala ko malakas tong ebidensya ng ating kapatid na si Francisco eh. Kapitulo bibig at referensya laway naman pala eh. Sabi niya na ang yung mga pare at mga Pope namin ay nag-aral ng philosophy, product of classical Deist, may percentage po na nag-aral sila ng classical Deist, pero hindi lang ganun, hindi lang yun. Maraming pong method, marami pong types of philosophy na pinag-aralan nila. Hindi lang classical Deist, DSM. So, siya sinabi niya, natatawa ako kanina nang sinabi niya na si Sispo ay gumawa ng sariling referensya. Yung referensya mo ay diferensya or hindi para lang sa iyo. That is an egocentric type of argument. That is not hindi yan makapagdani o hindi yan accepted ng ating mga audience dahil last 1 minute. Iyo lang yan. So let me cite Sean Doyle. Deism that accepts the infinite God of general revelation ends up unable to avoid the practical need for special revelation. Deism that settles for less than the infinite God flies in the form of general revelation and is arbitrary and ultimately incoherent. So, ganun. Kaya, siya na mismo ang nagsabi na ang miracle is signifies religious reality. Real naman pala eh. Di napatunayan ko na ang creation ay isang himala. Ayon sa Biblia, ayon sa Catholic. Stop po yung time ha. Meron ka pang 30 seconds. May maingay kasing visor. Pakituyo naman po pag may nagsasalita. Off love ang mic. Sino ba yun? Di ba yung naguhugas ang plato? Pakitapon sa labas yung mga plato.
Baka si Sispo yan. Sige na po, meron pang ano, 30 seconds pa. Oh, kaya Brother Sispo, pag humarap ka ng debate in the future, please use other evidence, not yours, that because that is a kind of egocentric and that is fallacy of suppressing the facts. Oh, ano bang basihan natin? So kaya po, maraming salamat sa kaibigan natin na si Sispo. Hello po. Okay, salamat po, no. Sakto lang din sa oras. 3:05, no. In-extend ko lang din ng 5 seconds kasi na-interrupt kanina dun sa ano. Okay, so naging malino po sa atin ang talakayan sa inilahad ng bawat isa, no. Salamat. So, pahintulutan niyo po ba na